Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. Kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang di niya batin? Anong hindi niya nakikita? Anong di niya naririnig? Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat araw, maraming pinagdaraanan, maraming pinakikibakahan, at marami rin namang nakakantang. Maraming maaring gawin, maraming maaring makain. Ang lahat ay maaring maraming makain, gawin, tunguhan, tugdin at kaganapan. Subalit ang magpapatubad niya, tanging amaat ang gagaway tao lamang. Sapagkat hindi maaaring magtungo doon ng tao para gawin niya yung gawin niya yan nang di kalooban ng ama ang maghahari kung mabuti ang adikain. Hindi naman maaaring gawin ng hayop ang isang bagay na nagagawa ng tao. Kaya ang lahat ay sa kaparaanan at kalooban ng ama na kung luloobin niya, kunin na may waga siya. Dakilang walang kapantay, kaya't kung ang lahat ay makakatuon lamang sa kanyang kabutihan, walang hindi magtatamasa ng kanyang kagandahang loob. Sa bawat araw, maraming dalangin ng tao, maraming kahilingan at maraming gustong kantan. Subalit ano ba ang layunin ng Ama? Ano bang nais ng Amang makanta ng tao? Kumisan may gusto ang tao na hindi gusto ng Ama. Mayroong ibibigay siya na hindi naman gusto ng tao. Mayroong namang hinihingi ang tao na di gustong ibigay ng Ama. May ginugusto ang tao ayaw ng Ama. Ngunit may gusto rin ng Ama na ayaw naman ng tao. Kumisan niya hindi magkapanagpo ang gusto ng ama at ng anak niya. Kaya marami ang taliwas sa kanyang kalooban at kagustuhan. Ngunit mapapalad ang umaayon at tumutupad sa kanyang kalooban at kagustuhan. Mula sa mga ngaral. Isa pang bagay ang napansin ko sa daigdig. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni, ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakasusumpong ng kanyang kailangan at di lahat ng marunong ay umayaman. Napapansin ko rin
na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ng dinaratnan ng malas, lahat ay dinaratnan ng malas. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang na susukluban ng lambat at ibong nahuhuli ng bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Walang pagkabula at tama't tumpak lahat, sapagkat plano mo tao, di plano ng ama, desisyon mo tao, kumisa'y di desisyon niya, kaya ang nagaganap, may nabibigo, may natutuwa, may nasisiyahan, may nagagalit, may nagdaramdam, may siyang-siya naman. Yan na nga ang buhay dito sa lupa. Kaya kung susuriin mo, nagsisimula ka pa lang, hindi ka na matatapos sapagkat ulit-ulit na lang nakaganapan ang nangyayari dito sa daigdig. May nakita kang isinilang, may nakita kang namatay, may nakita kang nagdiriwang ng kaarawan, may nakikita kang nagdiriwang ng kanilang kamatayan. Sa madaling salita, ang lahat ay natutupad at nagaganap dito sa lupa. Subalit ano ba ang pinatutupad na nais ng ama na dapat matupad sa kanyang lahat ng mga anak? Ang maging marapat at maging matuwid silang lahat. Natutupad kaya ito at nagagawa kaya ng tao? Mapapalad kayong nagsusumakit, nagsusumikap na tukdin at gawin ito, yamang ama ang nasa panig ng kabutihan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mayroong mahilig sa musika, may mahilig sa drama, may mahilig sa awit na wala namang hilig sa kanya ang awit. May mahilig tumula, may mahilig mangusap na kumisa ng pangungusap ay nakakalisya ng landas na tama. Mga minamahal, ano ba ang nais ng ama? Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-iisip ang tao araw-gabi, hindi niya maunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit paano ang gawin niyang pag-iisip, hindi niya maunawaan. Maaaring palagay ng matalino na alam niya ang mga bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman. Pawang katotohanan, mga minamahal! Ang matalino may iniisip siyang galing at talinong taglay niya. Ngunit, kung hindi loloobin ng ama na pangyarihin yung kanyang iniisip, hindi magaganap. Subalit ang amang di nakikita na matalino sa lahat at higit ng kapangyarihan, di mo man siya masilayan ang kanyang naisin mapatutupad. Buhay ba ang ama? Kaya, humingi sa kanya ng karunungan at kaalaman, di siya maimot, di siya madamot, di siya magdadamot. Ang lahat ng mabuti sa kanya makakanta. Ang isang boting pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakasisira sa kalaman ng karunungan at karunungan. Ang matalino ay naakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Pawang katotohanan. Ang karunungan at katalinuhang mula sa ama, inaakay ka sa kabutihan at kabanalan. Subalit, ang kamangmangan mo sa lupa na wala kang kaalaman kundi kung ano ang bagay nito at bagay na iyon, inaakay ka sa kasamaan at kabulid-bulid na kapahamakan. Mga minamahal, ano ba ang nais at layo ng ama? Maging marapat ang bawat isa. Ang gawain ng mangmang ay nagpapahirap sa kanya. Halos di niya alam ang uuwian. Iyaon ang pawang katotohanan, kaya napakahirap maging isang mangmang. Ngunit, may tao nga bang mangmang? Kung kilala ang ama at nakikilala niya, walang mangmang, walang tanga na tatawagin sa mundo. Sapagkat ang karunungan ay sa kanya at ang tao ay anak niya. Kaya't ang lahat ng talino at mabuting talino galing sa kanya, mula sa kanya. Halina kayo mga minamahal ko, manghingi kayo ng karunungan mula sa kanya na di ililigaw kayo bagkos kayo'y tuturo sa tamang landas at tuwid na landas. Pagharian kayo, nek karamanehanam,
nekkaramanayanan. Kung minsan, nais mo pa ang mapag-isa na ang kasama mo at kaniigay ama, na kahit iisa ka, nag-iisa ka, damang-dama mo kung paano lingapin, mahalin at pakinggan ka. Kung minsan naman, kailangan makihalubilok at makisama upang mapadama mo sa kapwa mo kung paano magmahal ka at kung paano nagpapahalaga ka sa kapwa mo tao. Subalit, kung kinakailangan mapag-isa ka muna para damhin mo kung paano ka minamahal ng ama sa oras na ginugulo ka ng kahit na sinong kapwa mo, kailangan mong gawin ito para malaman mo, mabatid mo ang dapat gawin mo ang pag-isahin ang espiritu nyo at espiritong sumasayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumayin nyo ang kapayapaan. Mabilis ang panahon, mabilis ang araw. Subalit, mula kay Isaias. Siya ang namamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ni Yahweh. Maliwanag ang paanyaya ng ama sa mga anak niya. Halina kayo, kayo'y tumahak sa liwanag at makikita nyo kung anong marapat. Sapagkat siya ang tunay at ganap na mag-aalay, magbibigay ng tumpak. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung naninimdin at nalulumbay, tawagin mo amang mapagmahal. Sa oras na siya iyong kailangan, hindi pagkakaitan ka, anak na mahal niya. Siya ang tunay na gala, ligaya at siglat liwanag. Kung kaya't halina kayo, mga anak na minamahal, siya ang marapat na tuwirang kamti. Patotoo niyang walang maling kailanman, ang kapangyarihan niya tinataglay. Sa bawat saglita at minuto at segundo, naghahandog siya, nagbibigay ng tama at tumpak. Halina, halina nga kayo, mga anak niya, nangungulila sa kanyang pagmamahal. Dumaman ang tuwiran, kayo'y aaliwin, hindi maninimdin. Kung nagkukulang kayo sa unawa, tawagin nyo siya't nakikinig. Ilalaan niya, ituturong ganap karunungan niyang higit sa sapat. Iyan ang nasa niyang tukti at gawin ng mga anak niya na di kailanman maglalaho at di kailanman mapaparang ang kaloob niya mabuti sa lahat.
ang kanyang mga anak, patuloy na binubuo niya. Sa panghihinaan, nagpapalakas nina, kaduwagan kanyang pinatatapang. Iyan, marapat niyong tukti, pagnilayan at bulay-bulayin upang inyong masubukan kanyang taglay na kapangyarihan at marinimdimban pagdakay maaaliw. Kung ang liwanag ay kung minsan ay nagdidilim, ang sikat ng araw kung minsan ay di dumulutan, hindi dumaratal, lumuluwal, yaong araw na nasang ipabatid niyong ama na marapat kanino man upang inyong pagnilaya. Kung sikat ng araw ay nakakayang ilubog, gayon din kayo. Subalit tulad ng araw, mapasisilay mo nito, mapagniningning, mapagliliwanag. Kaya't ang nasa layo niya na matupad, sa kanya patuloy kayong maghanap upang lubos niyo siyang masumpungan. Makilala ang matuwid, marapat at dapat niyang taglay o tao na marapat magnilay. Bulayin niyo itong alay ko at magaganap sa inyo yaong dapat niyong makamtan at kayong lahat magtatamasang gana. Patuloy na ninanasa niyang ilahat, patuloy na nilalayo niyang matupad. Ang bawat araw ay kayo'y makatanggap nang higit na marapat, mabuti sa lahat, iyong kanyang espiritu, tao na minamahal ko, magnilaya, magbulay doon sa inyong mga gunita, inyong wari-wariing ganap, sino ang ama at sino nga kayo? Ang hiwaga niya'y pinasisilay na gana. Ang himala niya'y matutong haya nang sa kanya'y tumatangga. Patuloy na naghahanap, patuloy na magkakaroon kayo ng liwanag, kayo ng pag-ibig, kayong lahat ay tumanggap. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenea ana. Alalaumbaga, mga minamahal ko, magtantot magnilay,
kayo ng tuwira sa ilang araw na nalalabi hanggang sa pitin ng araw ng pagdiriwang kung paano nabalangkas ko ito na bukong lubot ang gawain ninyo pasubalik ko sa pagbabata may kakamtin kayo higit sa buhay nyo kaya't huwag malumbat sa mga sinasapit nyo na di nyo namamalayan kakibat nyo'y ako katotohanan lang mga minamahal magnilay at magbulay kayong lubos kung daang matuwid ang inyong tinataan at sila'y nang liwana sa inyo'y nakakami walang hindi kayo mahuhulag pusa walang hindi kayo makakasadya do tao katotohanan lang yaw ng aking tinura kaya't sa pagbabata magnilay at magbulay karampot na alay kung inyong ipapantay sa panahong lumipas Heso Kristong naturinga, subalit kung kayo tapat na lubos, puso ninyong taglay, tuwiran mahaliw ko yan. Katotohanan lang, aking tinutura, magnilay at magbulay, magtanto kayong ganap. Katotohanan lang, ang sa akin sinambing, katotohanan lamang, iyaw ang aking nilalahat. Kaya't pasubalik ko, magtanto kayong ganap, o taong mga inibig kong matapat. Yaong alay nyo, pusong tinataglay, damhin ninyong lubos. Pag-ibig na marapat ang bawat araw at bawat magdama, sikapin ninyo ang may kamtin. Bawat araw ay mayroon siyang alay sa buong magdama. Handa kayong lingapin ang bawat araw. Araw na marapat ang buong magdamag payapang ganap sa lahat ng sama ay tumatangga ang binabawas niya ay nararagdagang higit pa at ang inalis mapupuno niya ha sa nawala kung nais niyang ibigay higit na makakamtan tatamasahin niyong ganap pagnilayan ninyo ang bawat araw kung paanong bulaklak ay nagsisisibol at kung bumubuka, sino ang naglaladla? Kung bumabango na, sinong nagpapasimoy? Taong aking mga mahal, magnilay at magbulay. Taong aking mga nilaanan, magsikap kayong ganap. Taong aking mga inibig, alalahanin niyo ito. Hindi lamang kayo ang nasaktan at nagdusa, subalit hindi nyo kakamtin ang tulad sa akin.
kaya't kayo'y maging ganap sa liwanag na alay. Ang bawat araw at ang bawat gabi, Ama ang sa inyo'y sikapin, manahan at madama. Nekaramenayahana. O aking Ama at Manila, napuspos ng pag-ibig sa lahat, laganap ang iyong kalinga, walang pagkabulang iyong salita. Ang lahat ng sa iyo'y tumutupad at sa iyo'y nagsisikap kung paano katukdin ang aral at atas mong binibigay. Napapatotohanan mong tapat mo silang anak, kaya't sila'y iyong pagalaki. At tuwiran mong handugan nang higit sa kanilang inaasam at kanilang inaasahan. Itighaw mo't ihulagpos sa kanilang mga dago at kanilang mata mo ang liwanag ng buhay. Nilalaga ko sila sa iyo. Pinagkakatiwala ko, yamang iyong espiritu itinahan sa mundo. Sa taong hinandugan mo, inalay mong lubos ito upang magsiwalat ng totoo, tumpak at marapat sa tao. Kung magkagayon naman ako, na natutunan nila'y ito, aliwin mo't pasiglahin, puso nilang naninindig. Gawin mong marapat na sila'y palakasin, tigmak man ng luha ang patin mo't iparang, sa gayon ang sisilay, ito'y pagniningning. Nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang sabi nga, pag ikay bilang tao, pag may dinadala ka, pag may problema ka, may mga pagsubok ka, hindi mo kaya. Kaya, mababanaag at mababanaag pa rin sa iyo pag nalulumbay ka. Ngunit at pasubali, kapag ang Espiritu ng Ama ang sumaiyo na, aaliwin ka niya, ipaparang niyang ganap kung anong laman ng puso mo, siyang mananaig at mangingibabaw, galak ang kaakibat. Sumain niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Taas niyo nga ang kamay ng gustong may sakit. Wala. Ngunit kailangan maranasan niyo muna ang sakit na pinalalasap sa inyo. At malalasap niyo ang tamis at sarap kung paano kayo sinasadyad. Kaya yung mga may pinagdaraanan, alam ng Ama kung ano pinagdaraanan niyo. Yan yung sakit na tinatawag, na kapag natapos na at nahulagpusan nyo, hindi na yan sakit, hindi na yan dusa, hindi na yan sakit, kundi gala. Yes. Buhay bang Ama? Sinong may gustong mamatay? Taas nga ang kamay. Wala. Subalit kailangang mamatay ang damdamin nyo, ang isip at damdamin yung pagkatao, upang ang mabuhay ay ang damdamin ng Ama at ang isip na bubuhay niya para sa inyo. Papatayin ang lupang katawan na pag-uugali at bubuhay niya espiritu upang mabuhay na lubos ang tuwirang liwanag. Buhay bang Ama? Sino ang nais madapa? Wala. Subalit kung magkaminsan, kailangang madapa at nang tumindig ka sa pinagkadapaan mo at lumakad kang matibay at matatag nang hanapin mo ang matagumpay na buhay. Sino ang may gustong sinisiraan? Wala. Ngunit kailangang danasin mong siraan ka ng kapwa mo kahit mabuti ginagawa mo, patotong sumasayo ang Diyos mo. Sino ang may gustong magutom? Wala. Ngunit kailangang magutom ka
sa pagmamahal ng Ama upang magpapakabusog ka sa Kanya at sabihin mo, Ama, busugin mo ako ng pag-ibig mo. Sino ang may gustong layuan? Wala. Ngunit kailangang lumayo sa iyo si Satanas para ang mangibabaw ay Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Di baling layuan kayo ng kapwa niyong hindi nakakaunawa sa inyo, huwag lang ang Ama na uunawa sa twina at magmamahal ng tapat sa bawat anak niya. Pagpalain kayo. Nekkaramenehana. Kung hindi man nakikita ng iba yung magandang ginagawa ng mga ginagawa nyo, at ang palagay ay wala pa kayong nagagawang mabuti sa kapwa nyo, ang mahalaga kayong mga naglilingkod ng hindi naghihintay ng kabayaran sa kapwa nyo, higit pa sa salapi at bagay ang naibibigay nyo sa kapwa-tao. Buhay ba, Ama? Sapagkat, kung binigay ng libre, pinamahagi ng libre, lagi bang libre, paano kung maubusan ka? Kaya hindi libre sa Ama, gagantihan ka niya. At yun ang pawang katotohanan, walang gutom, magugutom kapag siya ang sinusundan. Pagharian kayo, kung niloloob man ang Ama, na kayo'y may pagdaanan, hindi ibig sabihin kayo'y pinasasakitan, kundi kayo'y ginigising at pinupukaw ang kalooban na manalig na tuwiran sa Kanya'y maging ganap na magtiwala at lubos niyong kakampin ang Kanyang paghahandog na marapat. Pagpalain kayo, buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? May aircon ka man, may electric fan ka man, kay gaganda kung nawala ng kuryente at wala ka ring generator, may silbi ba yan? Ngunit at pasubali, wala ka mang aircon, wala ka mang electric fan, at mawalan man ang kuryente, huwag lang ang hangin, buhay ka pa. Buhay bang Ama? Kapag ikay nawalan ng lakas, ano pang magagawa mo? Walang-wala na. Kaya, huwag mong pahintulutang mawalan ka ng lakas dahil sa kakaisip mo sa mga walang kwentang tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Sapagkat kung marunong magmahal ang kapwa niyo, hindi kayo pasasakitan ng loob. Naunawa nilang kalalagayan ninyo at naunawa nila kung ano't sino kayo. Ngunit ang di nakakaunawa sa kapwa-tao, hindi totoo sa Diyos niya. Lalabas kang walang utang na loob kapag ikay may tiniting ng utang na loob sa kapwa mo kapag sumagot ka't nangatwiran ka. Sapagkat sasabing wala kang kwenta, wala kang utang na loob. Ngunit kung nasa katwiran ka, kailangan kang magmatwid, huwag ka lang lumaban at huwag kang makipag-away. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Alam kong may. Ngayon, kung di ka naman din pakikinggan at di ka maunawaan, itiko mong bibig sa Ama kadumain. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mapapalad kayong mga tumulong sa kapwa nyo na hindi kayo nakapagsalita ng masasakit. Sapagkat sabi nga, kung ginawa nyo sa kapwa nyo'y mabuti, ngunit kung pagsabihan nyo'y parang mga walang butas ng buto, nakaganti na sila. Wala na kayong hintayin ganti sa Ama. Kaya mapapalad kayong mga marunong munawa sa inyong kapwa. Sapagkat lagi niyong tatandaan, walang taong may takot sa Ama, nagwawalang hiya ang gawa. Ngunit ang taong walang hiya at walang takot sa Ama, puro kalawang liyan ang gagawin. Buhay ba, Ama? Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat manalit ka na araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. O magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong magagawa. Babaet. Sige. Alam kong mabait mong alaga. Bawat araw ako sa inyo. Bawonin mo. Babalik ka rin. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig. Alam kong ang Ama. Ang Ama. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon. Teka, babay talaga. Ayan, yahoo na. Angkinin mo na. Yahoo. Yahoo. Sadyang. Managana kayo. Kung ang mga bulaklak na ito katawa-tawa sa iba, subalit niloloob ng Ama na kaiba nga ang gawain niya para mapatotohan ang iba nga talaga. Di ba may mga nagkapakamatay, nabubuhay pa? Pero nabang hindi, gustong mamatay na mamatay. Kaya, lagi kayong maniwala at magtiwala. May Diyos na dakila. May Diyos na mapagmahal. May Diyos na kakalinga. May Diyos na...
lahat. Buhay ba ang ama? O, ayan. Sige, mamulot kayo ng biyaya. Kung ano paniniwala, magaganap sa lupa. Kung ano pagtitiwala, ibibigay ng amang dakila. Sapagkat kung ano ang bukang bibig mo, laman ang puso mo. Kaya ibuka mo ang mabuti, patototohan ang mabuti kang tao. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa para ay namumulot ng mana ang ama. Oh, para mabalik na lang. Yeah, para mabalik. Oh. Ere po. Sinindan pa. Para mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magharian kayo. Kung ordinaryong tao, hindi naman kayo gaganyanin. Ano kabaliwan? Sapagkat hindi gagawin ang kaya sa makatwid, ang mga kaipagampanan sa lupa, pag nilayan yung ganap. Yan, sinahuran pa. Mayroong magandamang dahili sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandamang yayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Di nga ba maliwanag ang kaganapan sa panahon ni Moises? Ang tigas ng ulo, ang tigas ng loob ng paraon. Ang daming pinakita na kaganapan sa buhay niya. Di pa rin paniwalaan si Moises. Kumisan, ang mga pangyayaring nagaganap sa buhay ng tao pag nilayan, baka inaalis ng ama yung katigasan ng loob mo upang magising ka at makita mo ang katotohanan at pagkatapos ay makalaya ka. Kung minsan, pinakikita niyang dapat mo siyang tamasahin, ngunit hindi ko maibigay, wika nga niya, sapagkat malayo ka na ko. Kung minsan, ayaw mo, ibinibigay niya. Kung minsan, hindi mo ginugusto, gustong gusto niya. Ngunit lagi niyong tatandaan, wala siyang gugustuhin, makasasama at makapagpapahamak. Laging mabuti, makabubutit, ikabubuti. Kaya ang lahat ng minsan na pinatutupad niya at pinapangyari, hindi ibig sabihin, mahal ka niya na di ka naman niya inililigtas. Mahal ka niya, dapat niyang iligtas at lagi niyang nililigtas. Kaya laging ang nais niya, hanapin mo siya at namasumpungan, tawagin mo siya at makikinig siya, damhin mo siya at padadama siya. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag sa puso niyo'y manahang ganap ang pag-ibig na marapat, pagpalain kayo. Tayo na sa Antipola.